gusto niyo mangyari dito? Umiyak na ako ngayon. Ano po gusto niyo mangyari dito? Gusto niyo makulong kayo? O mumurahin mo rin ako katulad ng pagmumura mo sa tao ko? Ano gusto mo mangyari? Sabihin mo na. Alam mo ba anong nangyayari? Oo, alam ko. At sinubukan mo mag-demolish ng tao na may tao sa loob ng bahay. Hindi totoo yun, Mayor. May video eh. Mayor, baka ang video niya titiro, tingnan mo yung video namin. Drag din yun ang dinimolish ko. May karapatan ko na mag-demolish? Man, nandito dokumento. Eh, ba't hindi ka tumawag ng polis? Nasa loob ng yarda namin, ang tauhan namin ang nagtayo nun, at saka walang pinipin. May karapatan ka ba mag-demolish? Hindi naman na natin. May court order ka ba? Wala. Tingnan mo na lang, sir, kung muna kung itsura. Nakapasok na ako dyan. Sir, kahit sabihin niyo pa ang totoo yung sinasabi niyo, PDEA ka ba? PNP ka ba? May karapatan ka ba mag-demolish ng bahay? Wala. Hindi bahay ang dinimolish ko, ha? Doon ang mga tao namin nagdadrugs, ha? Ba't hindi ka tumawag ng polis? Kilalanin. Sir, baka hindi mo alam, sir. Tatlong taon na kami sa polis. Ilan na nahuli dito ng mga polis na hindi naka-report sa barangay? Sige, wala ka pa. Ito pa nga lang building mo, illegal na yan eh. Nasa ibabaw ka ng sidewalk ko. Nagtumating sa Central Bank. Ito, ano gusto mong gawin sa ano nyo? Sa truck nyo? Sinira nyo yung kalsada. Paano naging sinira ng kalsada? Halika, puntahan natin. Yes, sir, halika. Oh. Ano saan? Papayaan mo ba yan? Bayaran mo, sir. Oo, saan bang babayaran ninyo? Oh. Saan, sir? Magpapayaran ka ng complaint sa Malacanang. Puro kalokohan yung nakasulat. Sasabihin mo, ano, ako i-reklamo mo. Wala ka naman list of demolition. Ano kaya? Sir, ano bang problema mo? Sir, ano bang nangyari? Sir, si constituent ko, lahat kami puti bolsa mo, kayo na pinapatigan mo. Ba't problema ninyo na pinapatigan? Magpapakalabasan ka rin. Ang complaint ninyo, titingnan ko paano paano. Wala, titingnan sa'yo. Pero pag may nakita na akong video... Walang tapang dito! Kailangan patunayan natin yan. Yes. Kaya huwag kang mag-accuse sa iba. Baka ikaw may kurong mula. Siya ang tinuro ng tao namin na nagbenta. Yun na, tapos. Yun na, tapos? Nakareport sa kanya. Wala ka palang alam eh. Nakareport sa kanya, nakareport sa BIND, nakareport ka sa ano? O nakareport na, hindi naman para ikaw mag-demolish. Sino ka pa para mag-demolish? Wala, hindi demolish. Ang demolish ko yung kebabo nasa likuran. Lote namin yun. Yan ito kasi yung problema. Materialist ko yan. Bubong lang yan at saka plywood. May tao sa loob habang dinidemolish niyo. Hindi totoo! Nagdinidemolish sa amin yun, dinagyan nila ng bata. Yan ang totoo! Pero hindi kayo tumigil. Limang beses ako, nag-request ng meeting sa'yo. Pinospon ang administrator mo. Pwede naman idaan sa tamang proseso, mga bagay-bagay. Correct. Kaya nga nag-request ako na tayo baka meeting. Baka gusto mong basahin ng abogado ninyo yes. Ang Urban Development and Housing Act.
Nagalitan mo lang ako basta-basta nang hindi mo mga tinatanong ni mga tao ko dyan. No? Yan si Nabolta. Protector yan ng mga drugs. Ay, wala. Lokohan na to. Huwag yung sarang droga na protector. Yung engineer ko nahuli ng bili ng drugs dito, kinulong ng 6 na buwan, ang nagbenta, dyan nakatira, hindi nakulong hanggang ngayon. Hindi pa mayor si Mayor Bicol. Correct na. Kaya na, sir. Saan na makinig kami sa akin? Taxpayer kami. Bakit ba kami naging masamang tao sa paningin mo kagad? Tingin mo ba, sir, mag-handle ako ng gato kung marami ko illegal? Sir, ikita ko naman isa sa inyo. Kaya niyo gumawa na ilo. Tinan niyo yung building niyo, wala naman sir, permit. Nandito sa harapan sa Bonta, binigyan mo sa authority manghuli yung tao, mangkulong na tao? But yan, kasi na maling yan. Hindi sinabihan kita kapag sinabi mo yan. Wala pa sinasabi dyan. Paharap, guys. Paharap mo. Video. Sige po. Si Kapitan, nakapon. May baril nito siya. Nasaan po ang video? Bigyan mo ako ng ano, na may baril akong dala. Ako, hindi naman dala ako. Tumigil lang. Dinadaan mo sa taas ng boses ang gano'n. Ang sinasabi. Ayaw mo makipag-usap sa maayos. Sinasabi ko sa inyo to. Puro ka sinungalingan. Malaking paggalang sa matanda. So what happened in July? Yung sulat niyo sa Malacanang, miscommunication nun? Which one, sir? Marami. Either one. Yung last two. That we wrote out of our, yung fax now we had at the time. That's why we attached pictures. Ako dinadamay niyo sa sulat eh. Nasaan yung pangalan niyo doon, sir? Wala. Sir, alam namin yung letter. Lokal na pamahalan ng Pasig. Sir, ako kung nga nag-ano. Dito sa abogado mo na lang magsalita. Anak niya yan. Oo. Una-una sinasabi mo, nakakatawa-tawa ka na lang eh. Sir, I hope you understand din na medyo frustration na rin. Of course, any dealings with land and informal settlers is really frustrating. Yes, sir. Yes, sir. Pero idaan niyo sa tamang proseso at hindi kayo nag-iimbento ng facts. We are not even true, sir. Kasi that's what problem is. Hindi ko lang dala yung sulat mo. Gusto ko, gusto mo, isa-isahin ko yung invento. These are some of our letters. This is with regard to the demolition. Hindi yung allegation na dumating yung team para i-demolish. Hindi kami nag-demolish. Hindi kami totoo nag-demolish. Ano yung in-allege nyo sa sulat? In-allege nyo sa army. Eh, kung alam, abogado ba talaga nagsulat yung army? Sir, yes, kasi may nangyari, ayaw natin magkagulo. Kaya tayo nagpapadala ng peace and order, officer. Ang sinabi sa amin was, over here, rumors. Demolish. Rumors! Exactly! Yes! That is what rumors, ina-actionan ninyo. Sinong tanga ngayon? No! Ang opisina mo ang nag-action sa rumors. Wait lang, sir. Hindi kami. Siyempre, may report pupunta ng peace and order officer. Si Kapitan Torres nag-diffuse niyan. Hindi ito. Yes. Ang sabi sa amin, pinasend kami ng document which is a demolition order. Sabi sa amin, we don't have a copy of the document kasi when we asked for it, ayaw kami bigyan. So that's why medyo na-concern kami kasi may demolition order tapos may halong 40 people on this street. Nasa over here. Nasa demolition order. Hindi nga kami bigyan ng copy. Kasi wala naman demolition order. Ito, sir, ito. Ito. Ako po pwede po. Ito nagpakita sa demolition order. Nagbigay siya sa inyo ng notice. Yes, notice. Yes. Notice. Ayaw niya pahawak. Ginaganyan niya. Tatiyatago niya. Attorney, but yung kinabukasan niyan, nag-usap tayo doon sa taas, yes, sir, kinabukasan, meron daw uling pumunta doon, itutuloy niyo. Kaya lang siya kami nagpapunta, for peace and order, yun lang po. But what was the concern? Wala po kami ngayon dito. Demolition, tapos bakit ngayon yung story was? Yes, oh, so, ang lumabas kami nag-demolish. Yes, sir. Sila nagdala, nag-demolish so, yung team. So, Monday, that's why we were... Nag-demolish po kayo dito. Yes, sige. May video yan, may... When we were, nung nandyan sa labas ng gate, ang sabi, i-demolish na nga yung sa takaktas ng sidewalk. Oh. Yun yung... Kami ang demolish na. Walang demolition na nangyayari. Pero sir, of course, if... pinadalhan ka ng ganitong klaseng situation, you would believe. Kahit kasi, ang sabi sa notice is, ito may notice may equipment sila to demolish? May yes. Vehicles, sir. Vehicles? Basaka sa kanila yung building? Demolition can be done by hand. Abogado, kaya ito po yung trato niyo sila na sign sa public safety. Sir, they did not introduce themselves. Please, may pangalan. Sandali, magaling ka muna sa head. 1 minute.
mayroong pabisip yung officer ito, may pangalan sa likod. Yes, sir, yes, wala sir. Silang dalang pala, palakol, or anything na pwedeng gamitin. Makinig ka muna, please. One minute, pinakinggan ka namin. Ngayon, wala silang dala. Ang purpose nila yan, kung may manggulo, awatin nila, kausapin. Yes, yes. Ang sasakyan nila, may pangalan ng public safety office. Wala yan, kahit na palakol dyan, wala. Kahit hammer, wala yan, dala. Kasi hindi sila nagdi-demolish. Sila po napapadala ng notice para inform kayo, sir, ma'am, may kunting violation, baka pwedeng i-clarify nyo to. Ngayon, nagdadala ng ibang tao yan, baka may makialam. Normal yan sa trabaho ng local government. So yun now, po. Sir, in hindsight, oh, now that you explained it, clear lang ta. Pero, okay? Based on, kasi the situation was, noong Saturday afternoon, kinalangan yung gate namin, tapos may nandalang mga police, may nandun si barangay captain, tapos several officers of the barangay. Paano mo masasabi hinarangan ko yung gate nyo? May fire truck po na nagharang sa gate. Eh natural, nagde-demolish kayo, natural, yun ang panangga namin. Parang barangay vehicle, not possible. Yes, oo, oh, nilagay ko. Nagharang harap ng gate, tapos this happened Monday morning. So of course, given that series of situation, ito yung first instinct reaction namin kasi this happened very quick, tapos we don't, and right now, in-explain ninyo, naintindihan na namin, of course, we can understand okay. each other. Sige, di mo na ako maniwala na ngayon nyo lang naintindihan yun. Yes, sir, pero at this time, we were concerned very much for our safety, and of course, pag nilalagay ko ng ganito, kasi of course, yung vehicle, you're saying now na wala siyang equipment, pero we don't know what's in the vehicle, kasi all we saw was 40 or more people from, I don't know, mga naka-blue sila, so maybe passenger yun, maybe barangay, so yun yung concern namin, that's why we wrote this letter, so please understand our perspective rin. Of course, we don't blame you, kasi of course, we know that you're the head of the city, and we know you have a lot of responsibilities, pero this was what happened in our perspective, so please don't get mad at us, because we were just expressing what, based on the facts that we saw, this is what... That is much more than the fact that we saw. We both read that letter. You know what you were trying to do with that letter. Yes, to raise concern. Because sir, yun yung position namin was that Saturday, hinarangan kami ng fire truck, hinarangan kami ng barangay city hall vehicles. Tapos there was even a PNP which was removed later on. Sabi ka, arustahin ka. Yes sir, tapos medyo nagkasigawan, tapos nagka-threatens. That's why on Monday morning when this happened, we were very much concerned. That's why this letter was to bring to your attention what was happening based on our perspective. So it's not your... Report sa Special Operation Unit. Yes, sir. Demolition Unit. Kasi po, sabi nila, sila po yung main authority to demolish also. Recommend. So that was all yung naiintindihan sa amin. Okay, so now that you're explaining, of course, it's very good. Pero if we didn't write this letter, probably we never got a chance to explain it. Another one, sir, your permission. Under your mom, permission. Alam mo, bugada. Ito, bawal itong gumulong sa lupa ng gobyerno, lalo na sa road. Alam mo, engineer ka rin. Kung dadali niya yan, kinakarga yan. Hindi yan binababa dito. Kung if ever na gagamitin niyo, mapapaalam kayo sa local government. Diba? Nakalagay yan. So, ang ginawa nito ay sa violation. Pero maintindihan mo. Bugada kayo, alam mo yun. Ang ganitong bakal, hindi pwedeng dumikit sa... Maybe we can tackle one situation at a time. So ngayon, ang request namin muna, para hindi tumapirmis yung maraming tao, tanggalin itong dalawa. What happened was, ipasok nyo na muna, ha? Kasi bawal na, ho. Ipabaan namin muna yung kundi na panggalit. Ulitin ko, bawal ito, tanggalin sa daan. Nung sinaset up po namin, may nag-threaten sa... Yung report sa amin was someone nagbabato, nagbabanta, so... Right now. Nandito na kami, walang mababato. Tanggalin niyo. Hinahanap namin yung operator. Nandito na yung police. Yes, kanina sir, pa ako dito. Magdadalang ulit. Hinahanap niyo yung operator? Yes, kasi... Hindi niyo alam kung nasa niyo operator. Yes, sir. Kasi wala ba kayong susi? Mas niyari? Ako nga, sasakyan ko marami. Yung sarili kong susi na extra. Hinahanap namin ngayon yung susi. So, please bear with us. Kasi yan yung... Tatlong susi na bawat sakyan. Required yan sa LTO. Sa heavy equipment, sir. So, even heavy equipment, na-required na hindi pwede mag-stay sa road na matagal. Yes, sir. Pero ang sinasabi ko sa heavy equipment, walang mag-stay na matagal dito. Tanggalin nyo. Sir, mag-request ako ng fencing permit. Bawal ba?
ipipens mo yung mga tao para hindi sila makagadas. Yes. Bakit ko siya bibigyan ng mayo? Sa ngayon. Sa ngayon? Sa iyo. Kailangan, ilipat muna natin. Dapat nga, kayo may... Eh, ang sinasabi niya kasi, Mayor, hindi rin siya naniniwala na may programa ang city government sa mga kababayan. Sir, sabi ko sa inyo, kapitan na nagkasundo na kayo, nag-offer kami 450,000. Yan nga, ibinibintang mo sa akin eh. Pwede kita i-demanded yan eh. Kaya nangyari, nabuking kasi si Inject, naikwento sa mga tao. Basta pag hindi totoo yung sinasabi mo, i-demanda kita. Oh. Eh, naka-live tayo ngayon ha. Ang hindi mo napatunayan yung sinasabi mo sa akin ha. Magtulungan na lang tayo, hindi mo kailangan mag-invento. I-demanda kita, actually, naka-file na. Noong 2017-2018, meron tayong documentation, minutes of the meeting, prepared by Barangay Chairman of Office. Kayo, nakipagkasundo sa mga tao dito na magbabayad kayo. Hindi ko alam yan. Kapitan ka na nun. Opo. Tapos part of that negotiation, of course, was the amount. Ngayon, kinausap ko Mayor yan eh. Tamang proseso yan. Yes, sir. Pero naman yung itaw sa loob ng bahay, magdi-demolish na kayo. Anong klaseng... Sir, that was a drug din. Tapos, if you read our other letters... Siyempre, galit tayo lahat sa drugs. Galit tayo lahat. Eh, nandito si OP natin, no? Pero wala naman kayong kaya magdi-demolish ng bata sa loob. Sir, asan ba yung mga nag-ibang bahay dyan? Nasaan? Kung mayroong drugs. Halika. Halika kayo. Sir, ang unang araw... Halika. Yeah. Kaninong materyales yung ginamit sa pagtatayo ng bahay? Sa amin po yan, may harap po kami. May resibo kayo, sabi niya, di ba? May resibo din kami. Paano mo sasapalit mo sabihin na siya daw may ari yung matatapit? Wala na tayo mapapala dito eh. Ngayon, ito, immediate concern natin. Yes, sir. Buong kalsada, binabara ninyo. Hindi, sir. Hindi totoo. Ano kung dito nakikita ko? Hindi. Ginagawa namin. Then, papasok na sa naman. Ano, binato nila yung tao eh. Intent was not to leave this here. Okay. Kung sino may kasalanan, may kasalanan. Basta matanggal yung dalawa. Yun lang. Lahat ng iba dadaan natin sa tamang proseso. Kung may kailangan managot, mananagot. Kung may kakasuhan tayo. Pero tanggalin din muna itong dalawa to. Pisura mo lahat? May pulis, oh. Wala silang kailangan ikatakot. Nandito yung mga pulis natin. Yes, sir. Pero, didn't change the fact na tumakbo yung operator dahil na... Hindi ko number na nagsiguro kayo. Hintay muna. Basta tinatawagan ninyo. Sige. Ang intent naman namin was not to have a situation like this. Kasi ang concern nung talaga namin was to be able to unload some of our stuff here. To continue with your illegal construction. Sir, bakit ganun ang tingin nyo sa amin? Wala kang permit. Wala kang permit. Sir, bakit ka bias sa amin? Hindi kasi wala kang permit. Pero as a mayor, as a government public official, as a government, like as a public official, I will treat things fairly. Yes, sir. Kung walang permit, hindi pwede mag-construction. Pero sir, pinagbibintangan mo na ako nang hindi mo naman ano. Ang sinabi namin, maglilipat na kami lang. Dahil wala kami mapalagtas sa akin yung illegal ako. This was what was discovered inside. That's why. We had no choice. We did, sir. We did to several departments. Sir, alam mo ba, sir, yung kinampihan ni na Volta, nakulong na kagabi. Nahuli. Drugs. Umabuto. Yan talagang drug pusher yun. Mabuti, nakulong ka. Walang problema dun. Sir, hindi yan yung pinag-uusapan natin ngayon. Ang mga codlers ay nasa tabi ninyo. Sabi ko nga ulit-ulitin ko, sir. No, sir, ibigay mo nga sa akin. Nangingisulto sa akin si Mayor eh. Hindi nga, ibigay mo sa akin. Sir, medyo chipopulis na yung nasa harapan ninyo. Ako naisulto yun dahil sinasabi mo sa lahat. Bigay mo sa akin permission, hulihin ko. Abogada ka, alam mo yun, pakisabi. Tandaan yun, chipopulis natin bagong dating dito sa Pasig. Kaya nagpasalamat nga ako, napalitan eh. Kaya ako sa kapa na yung tao na wala dito. Tama na, basta tanggalin nyo itong dalawang to. Antayin ng pulis natin.